Ano nga ba ang pinag-ugatan na ngayon ay viral at pinag-uusapan sa social media na hindi pagkakaunawaan ng gold medalist sa gymnast ng Olympics na si Carlos Yulo sa kanyang ina? Ngayon po ay pinag-uusapan ang di umano ay tampuhan o talagang medyo galit si Carlos Yulo sa kanyang ina. Anyway, ayon sa ina ni Carlos Yulo, mayroon daw pera sa kanya na 17,000 pesos. Na pinapaliwanag niya na ito ay kanyang kinonvert through credit card at meron man daw siyang nakuha sa mga pera na yon, konti lamang, at ito ay pinagpagawa ng bahay para rin kay Carlos. Mga investment, something like that. And ang ina po ni Carlos Yulo ay may asawa na. So merong stepfather itong si Carlos. Sa pagkakabanggit kasi ng ina niya ay asawa ko. So ibig sabihin, hindi itong ama ni Carlos Yulo. At meron din sinabi itong si mommy ni Carlos Yulo na malaki ang tampo ng bunsong kapatid ni Carlos sa kanya. Hindi rin niya nilinaw kung ito ba ay full brother nito or siblings nitong si Carlo ni Carlos or half. But anyway, ganun pa man, kapatid niya ito, half man yan o full. So parang ang naging ugat talaga daw, hindi pera. Kundi yung girlfriend nitong si Carlos Yulo na parang inilalayo itong si Carlos sa kanila. Dahil nag-pandemic, gusto nilang makasama si Carlos, ay parang mas gusto pa ni Carlos na makasama yung girlfriend. So yun yung nagiging reason kung bakit nagkakaroon ng hindi magandang relasyon ngayon si Carlos at ang kanyang ina. Napakasarap sana na darating itong si Carlos at siya ay sasalubungin ng kanyang pamilya, isang pamilya na magdidiwang sa pagbibigay ng karangalan ni Carlos Yulo sa Pilipinas. Dahil hindi biro ang nasabi nga pong oras, sakripisyo, dugo at pawis na inilaan ni Carlos para makamtan niya ang tagumpay na ito. Bilang magulang, tama nga ba ang ginagawa ni nanay na pagtabi ng pera ni Carlos na kung saan ay tila kung naki Carlos lang ito, baka maubos lalong-lalo na na kasama nito ang girlfriend. So something like that yung naging issue. Well, isang reminder mula sa Carlos Yulo, pero hindi niya to Facebook page for sure. Ginawa lang to ng isang poster, I think. Sinabi niya, a reminder to all parents out there, never tell your children, ako ang nagpaaral sa'yo, ako ang bumuhay sa'yo. Sana pinabayaan lang kita, wala kayong utang na loob. Ang kapal ng mukha mo, hindi ka magiging ganyan kundi dahil sa akin. So, your children did not ask you or the world that she wants to be born. You did from day one until they get old. Your children will always be your responsibility. Yes, totoo naman po yan. Pero lagi po nating tatandaan na sa Bible nakalagay na talagang dapat ay maging respectful tayo sa ating magulang. Although may ibang pamilya ang kanyang mommy, sa palagay na natin na mayroong itong step dad, pero dapat hindi pa rin natin pabayaan or kasama natin siya sa tagumpay. Kung meron mang inilaang pera, di ba mas maganda na nakakatulong ka sa iyong ina. The fact na pinag-aawayan ang pera, ibig sabihin talagang may issue. So talagang nakalagay sa Bible din na kapag hahanap ka ng partner, kapag ito ay mabait, yan ay regalo ng Diyos. So, kung hahanap tayo ng partner, make sure na hindi siya magiging, kumbaga ay dahilan para magkaroon kayo ng gap na hindi pagkakaunawaan na pamilya. Minsan kasi talaga, hindi mo masisi na ang magulang mo ay magkaroon ng tampo o selos, lalo na kung nangangailangan din sila. Sana magkaayos na sila Carlos at ang kanyang ina, lalong-lalo na kung napakaliit na bagay lang naman ito, or for me, kung maliit, talagang maliit lang kung tutuusin dahil sa tugatog ng tagumpay na mayroon si Carlos Yulo ngayon, dapat talaga kasama niya ang kanyang ina at mga kapatid.
Yan ang ating Showbiz Snap Update. Thank you for watching. Images and videos are all credit to the rightful owners.